Hi guys, luto. Luluto ako ng almusal ko para makompleto naman yung deo na busog. KFC ako eh, naliinit ko, hindi ko naubos, so sayang naman kung ano, init na lang natin. I was saying, kagigising ko lang, kaya medyo ganito pa itsura. Nagising akong ganito. Guys, nasabi ko na sa bossing ko, yung plano kong mag-exit this coming August. And, in-explain ko sa kanya yung mga reasons ko. So, medyo ano naman, sabi niya happy daw siya sa naging decision ko, basta sa ikabubuti ng family. At the same time eh, medyo nalungkot siya kasi mababawasan na naman daw siya ng best employees niya, isa sa mga best employees niya mga aalis na naman. Nakakataba ng puso na kahit papaano pala eh, may mga nakaka-appreciate ng mga kasipagan natin. Alam niyo naman tayo mga Pilipino talaga, mga masipag naman talaga tayo. Lalo pag nasa abroad tayo, diba? So, yun nga. And we'll see. Ilang buwan pa naman eh, 2 buwan pa mahigit. So, alaman natin kung basta ano naman eh, 98% na sure na ako sa decision kasi marami talagang business opportunity na naghihintay sa Pilipinas and also online. Kaya sige na, mas okay na siguro magkakasama kami na mag-in ako para naman. Kasi I almost miss 1/3 of my life already eh. 13 years ako dito sa Saudi Arabia. Every year nagbabakasyon. Isang buwan. Pero mas gusto ko talaga yung makasama ko na sila talaga. Lalo pa ngayon, medyo yung nanay ko eh, mahina na. So, kailangan, nandun na ako lagi sa Pilipinas. Labas tayo. So, so if ever na matuloy pala ako ng August 27, last day ko dito sa Saudi Arabia, sa company. So, mga at least 10 days ako na maghihintay ng processing para makauwi. So that means by September, makakabalik na ako ng Pilipinas. So that means, hindi ko na dadanasin yung taglamig dito sa Saudi Arabia. Which is cool. Masarap kasi dito pag taglamig eh. Napakagaan. Unlike pag taginit. Lagi ka lang nasa kwarto. Kasi kailangan nasa aircon ka lang. Ganyan.
Anyways, that's life. Kasi sabik na rin talaga ako mamuhay sa Pilipinas. Kaya naman siguro eh, simpleng buhay lang, simple life, basta kasama mo yung pamilya. Sa loob, mainit.